Hi guys. Shout out nga pala sa mga kababayan natin sa labas ng bansa at saka yung mga friends natin nandoon sa labas ng bansa. Shout out sa inyong lahat, guys. Sorry guys, bad trip lang ako ngayon kaya diretsuhin ko na yung mga bussers na nagbabasa sa atin na nagre-react tayo sa mga artista na pasaway. Kasi guys, kayo mga artista, kung wala kayong magandang sasabihin sa gobyerno natin, huwag na kayong lumabas sa media o kahit saan-saan. Kasi parang kayo lang ang may karapatan mag voice out sa inyong mga sa mga ekspresyon ninyo, sa mga freedom ninyong mga ginagawa ninyo. So kayo lang may freedom na mag voice out sa mga naramdaman ninyo. So kaming mga pipitsugin, kaming mga mahihirap, wala na kaming karapatan. So we have no right. So ganito na lang gawin namin. Tumahimik. Samantala kayo daldal ng daldal diyan. Sa mga buzzer, bakit nakikialam kayo sa mga reaction ng mga tao? Ano bang pakialam ninyo? Isila nga eh. Anong sinasabi? Kahit ano-anong sinasabi sa gobyerno natin. Bakit? May violation ba sila? Kami, wala din kaming violation. Kasi nagre-react din kami. Kasalanan din nila. Kasi, lumalabas sila sa media. Putak ng putak. Kaya, yung sisihin ninyo, yung mga idolo ninyo na mga artista, na parang magpakamatay na dahil nawala ng na shutdown yung ABS-CBN. sisihin ninyo yung kasama ninyo na yung bakla, si Vice Ganda. Yun ang sisihin ninyo. Kasi hinamon niya si Kibuloy. Kung hindi pa naman hinamon niya si Kibuloy, na isira yung probinsyano, sige nga, try mo nga i-stop yung probinsyano. Ayun, nagalit si Kibuloy, ini-accept yung yung challenge niya, edi ngayon nga sira. So anong nangyari? Daldal lang daldal si Cardo. Daldal lang daldal siya kasi wala na siyang trabaho. Tapos wala na siyang ipapakain sa pamilya niya. So kayo guys, kung mayroon pa kayong mga relief goods diyan, mayroon pa kayong mga natirang mga dilata diyan, maawa naman tayo ni Gardo. Kaya bigyan natin ng konting tulong kasi kawawa naman. Ayun, naghahamon. Hinahamon niyo yung mga trolls at saka buzzers, yung mga nagre-react. Kasi guys, wala namang mag-react kung maganda yung sasabihin mo. Kasi sila pa yung maraming pera, sila pa yung mga milyonaryo. Yung mga pera nila galing sa atin. Kasi tayo yung mga audience nila, tayo yung mga bumibili sa mga ini-endorse nila. So nag-earn sila ng million-million na pera nang dahil sa atin. Tapos tayo, kawawang kawawa, hindi naman tayo nag-react. Hindi naman tayo maraming sat-sat sa gobyerno. Wala naman tayo wala naman tayong problema. Problema na natin ngayon, kasi lockdown, wala tayong trabaho. Yun lang, kasi gusto nilang lumabas. Bawal lumabas. Kaya ngayon, naging law of classroom na. At yung si Kim, gusto niyang lumabas. Kaya gusto niyang gumawa ng sariling law. Yung nalalaman niya, law of classroom lang. Kaya yun, maraming buzzer din na tatawa. Kaya guys, ang gusto kong mangyari guys, sana kayong mga artista, ito yung gagawin nyo. Kasi wala namang violation yung mag react tayo. Wala namang violation yung mag-react kayo, yung i-express yung mga sa loobin ninyo, yung meron man naman tayong freedom of speech, freedom of expression, yun.
Kaya advice ko sa inyo, mga artista, kung wala kayong magandang sasabihin, sabi pa ni Robocop, you have the right to remain silence. Ayun. Yun ang dapat niyong gawin. Kung ayaw niyong, may magbas sa inyo. Sabi pa ni Kim, nandito tayo sa democratic country. Oh, democratic nga. So, yung mga tao na mag-react sa inyo, so, huwag kayong papalag. Kasi, sabi mo democratic. So, ano ibig sabihin ng democratic? So, may power tayo na magsalita. Basta, huwag lang yung violation. Alam mo ba yung violation? Yung violation, yung hindi nagbayad ng, ng buwis, hindi nagbayad ng franchise, na-expire yung contract. Yun ang violation. Hindi guys, ang totoo, ang violation talaga, yung meron kang violation, yung naghahamon ka, tapos yung mga salita mo, nagbibintang ka, tapos anong tawag doon? At saka nagbabanta. Yun pala, nagbabanta. Yun ang mga yung violation. Magbanta ka, bawal yun. Maghamon ka, bawal yun. Fake news, bawal din yun. Yun. Yung mga ganun, yun ang mga bawal. Pero yung mga sinasabi nila sa gobyerno, iwan ko kung bawal ba yun. Pero dapat hindi nila sinasabi yun dahil gobyerno yun, government natin yun. Siya yung nagpapalakad sa Pilipinas. So, sila yung ang powerful. So, dapat sumunod tayo. Yun lang, sumunod tayo sa batas. Meron naman tayong freedom. Freedom to speech, express your feelings, yung ganun. Pero dapat, sumunod din tayo. Hindi tayo sinisisi natin ang gobyerno talaga. Hindi ganyan. Kasi sila yung pinili natin na mag-leader, na mag-lead sa ating country. Kaya guys, yun lang ang masasabi ko. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Salamat sa time ninyo. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa doon sa ibang country tsaka sa loob ng bansa. Shout out din nila Pere 77, Malprox Vlog, Jody Senoria, Enjoy, Call Me Pie, May Cravings, Bariatic, sino pa yon, Miles Jean, Cymax, lahat, Porbida Isyang, JC. Okay guys, na-mention ko na yon. Sino pa? Comment na kayo yung hindi ko na-mention. Sige, bye-bye.